ay magbibigay sa iyo doon. Eh di ko yun ang ginawa ko, binala ko yung lapis at papel. Pero hindi ko sila alam doon sa mga bata, sa kanya, kung kanino naman yun. Basta inano ko doon sa isang teacher na, bibigyan niya ng lapis at papel pag pumasok yung bata. At tayo na po na kayo sa mga bata. Salamat po. Next, mayroon ko po ba kasi mag-share? Dahil ko daw si ate. Ate, ito millennials ka sabi ko matina, di ba? Ano na po sila, yung senior ko? Sa akin po ay yung addicted to gadgets yung mga being a body's education teacher po ay sa Catholic. Ang pinaka-napansin po sa mga estudyante ko ay addicted to gadgets po. Since body's education po, di ba po dun sa experience yung kumayang bata kayo. No? Minsan, tumatalo pa kayo sa pintana.
Mahalang makita yung crush mo. Eh, kung taxi tayo. No? Okay. At ano pa? Siyempre, itong mga kabataan, alam po natin. Ay, ito yung isa. Alam nila ang simbahan, pero hindi nila nauunawa kailangan nila ito sa buhay nila. At yung taklasi ko sa akin niya, yung kaibigan kong iba, mali yung tarong kalis ng tingnan, pero hindi pa iba. Okay. Yung simba, tamit kasi simula pa lang yung bata sila, alam nila ang katoliko sila, pero hindi nila alam bakit sila katoliko. At ano ang gano'n yung dapat nila doon? Maaaring doon tayo pwede pumasok. Okay, ano pa? Ang mga kabataan, kaya nilang tanggapin ang lahat, pero hindi agad nilang mamahalin. Tatanggapin nila yung sinasabi mo, pero hindi nila mamahalin niya. Dahil dahil lang kung hindi naman nila mamahalin. Ano pa? Ang mga kabataan, baka makuha natin, magpapilala natin, kailangan makuha natin yung puso nila. Para yakapin nila lahat yung nilang paniniwala at pananampalataya bilang isang katol. Diba? So, this is, ako dahil kasi sa PCP2 bago ang counseling that the youth must be given the highest priority in the church. Kaya nga, napakaganda itong mga nakakaang World Youth Day, no? Ang ating simba ng pinayong regalo sa ating mga kabataan. Kasabi kanina, no? Yung yuka and duka. Okay? Yung ikinawa ito, mga planta ito, para sa ating mga kabataan, sa ating mga kapatista, paano natin mas madali makaka-coach ang mga kabataan. Una, tubuhan sila ng ating doktrina. Makatalog tungkol sa ating sakiling pagkakas. Na hindi lang book and worship yung laman ng lesson nila. Hindi sa lahat, no? Yung paano nila naiintindihan yung nakasulat sa Biblia. Kasi yung pinagkatap sa nila ng iba. Nakasulat pa rin. Yan ba na natin yung sinasabi? No? Ano pa? Siyempre yung duka. Okay? Bakit gabayan tayo sa wastong pamumuhay? Tama at natural. No? Do not help us guide me and you according to God's will. Okay? And change our world into better life. Eh, bakit? Kasi we are created by God. No? Makasulat dito sa duta, number 5 question. Bakit? Kasi bakit tayo nilipagay sa pag-ibig? And even in our Bible, nasa unang-unang kalang yan, di ba? Sa Genesis, nakasulat yun. Ano pa? Next. Okay? At syempre, itong pag-ibig hindi lang nakapanagin sa atin kundi dapat ibahagi natin sa iba. Nagulat ang ginagawa natin. Pero hindi lang ito dapat ibahagi. Ito mo ang pagkakunawa. Hindi pumasok sa tenga ng mabas sa kanilang. Ito kung ano ang sinasabi, hindi batay sa binasa, kundi ano yung totoo ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, ito yung hapon sa ating lahat ng ating mahala sa tupapa na pagkita kanina. Makikinig mo ulit yan mamaya, no? Kahit tinitig natin sa bawat isa. Bakit? Kasi kailangan natin, kung gusto natin mabago ang mundo, ibigay mo sa mga natin sa mga kabataan, lalo na, dahil sila na ang lupa ng hinahanap. Pero sabi natin, hindi na natin kaya na kasi napakami na sa atin. Ano?